Hai, maksud anaknya, ginawa po ng Diyos niya ano po. Para matangi tayo at pangingigit sa lahat ng kanyang nilalang. Ayan. Napaka-importante po natin sa Panginoon, di po ba? Gusto niya tayo na matangi, maghingigit sa lahat ng kanyang mga creation. Unang Pedro, 1:23. Sapagkat muli kayo isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayan po. Muli po tayo isinilang, hindi sa pamamagitan po ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Sabi nga po ng Diyos, ang bulaklak ay malalanta, ang damo ay matutuyo, pero ang salita ko ay hindi ko pupas. Sinabi po ng Diyos sa kanyang salita. Galacia 3:2. Ito lamang ang ibig kong malaman sa inyo. Tinagkakban niyo ang Espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan o dahil sa pakikinig at paniniwala sa magandang balita tungkol kay Kristo? Kayo po na nakikinig ngayon, nadinig niyo ang aral na ito doon sa mga ngayon lamang nakarinig nito. Nawa, namnamin po ninyo, intindihin po ninyo ang ating pinag-uusapan ngayon. Ano po? Sapagkat ito po ang pagkakataon na naipahayag po sa inyo ang katotohanan. Ito po yung pagkakataon na nalaman po ninyo ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. At ito po yung pagkakataon na tanggapin po ninyo ang mga aral na ito sa inyong puso. Tanggapin po ninyo ang Panginoong Jesus sa inyong mga buhay. Ang pananampalataya ng nakamtan sa pakikinig ng salita ng Diyos ang nagliligtas sa isang kaluluwa. Ano po? Hindi dahil po sa kautusan. Ang kautusan po, hindi tayo kaya naligtas. Ang pangalawa pong ginamit tungo sa bagong kapanganakan, una po ang salita ng Diyos. Ano po yung pangalawa? Ang Espiritu ng Diyos o ang Banal na Espiritu. Iyan po ang pangalawang ginamit. Juan 3:5, sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y pinanak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Yan po yung sinasabi ko kanina. Pinanak sa tubig, tapos Espiritu. Malinaw na po, yung sa tubig, yung ating physical na kapanganakan, yung sa Espiritu, yung kapanganakan muli kapag ka tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at Tagapagligtas. Tayo ipapanganak na muli. Ayan po yan. Juan 3:6. Ang ipinanganak sa laman ay laman at ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. So magkaiba po talaga yan, no? Na, okay, kayo ay nandito ngayon. Kaya kayo narito dahil kayo ay ipinanganak physically. Pero sa langit, kung wala kayo doon, eh pasensya po at hindi kasi kayo pinanganak spiritually. So kinakailangan po para mapunta tayo doon, kailangan tayo ipanganak spiritually. Maliwanag po. Juan 3:8. Umiihip ang hangin ko sa ibig at narinig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi nyo alam kung saan nanggagaling at kung saan paroroon na paroroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Di ba? Hindi naman natin alam po ang direksyon ng hangin. Hindi po ba? Hindi natin alam kung saan nanggagaling at hindi natin alam kung saan naparoroon. Ganyan po kaseryoso, ganyan po kakomplikado yung pagkapapanganak na muli sa atin. Yung gawain ng Banal na Espiritu. Ganyan po yan. No? Mahirap po maunawaan. Pero atin lamang na unawain yung sinasabi sa atin na ang Diyos po, kaya-kaya po tayo na baguhin. Kaya-kaya pong gumawa ng paraan na para tayo ipanganak na muli. Diyos po gumagawa niyan, hindi po tayo. Kung ating pong pipiliting intindi, mahihirapan po tayo. Press please. Ang ministeryo ng Banal na Espiritu ay una, ihayag sa makasalanan ang kanyang pagkamakasalanan, pagkatapos ay baguhin siya, pagdadala sa kanya sa kaharian ng Diyos. Yun po ang trabaho ng Holy Spirit para ipaalam sa atin na tayo ay makasalanan. Huwag natin isipin tayo yung banal. Po. Lahat tayo makasalanan, yan po ang sabi ng Diyos.
at ang kabayaran po ng